Parang yung photo shoot ano to ah, literal studio photo pala, parang magazine cover. Naging magazine ano na siya. Oh, kasi yung mga ano nila sa yearbook ngayon, ah, nag-experiment, mm-hmm. Diba? Ah, okay, ganun ba? Oo, okay. Yung fun shoot. Mm-hmm. Gusto na po nila maging expressive, 'di ba? Gusto nila maramdaman na ito, mukha akong artista dito sa picture ko. So, we give that sa ASA, no, kahit sa ating mga simple packages, we want to make them feel like they're stars of their own. Wow. Creative shot ko dati, Cleopatra. Ako talagang nakalabas yung usod kong ganyan. Ako wala akong creative shot. Pero hindi ako ano. Gusto ko lang mag-make up yung panahon na yun. Kunan mo ako. Ganon. Pero may tanong ako, kailan ba nauso ulit yung pagbabalik sa studio photoshoot? Because for a time, of course, nagmukhang, di ba there was a moment na passe ito, na parang napaka-Jurassic. Wala, nagbabalik ang early 2000s ngayon. Oo, so, dahil wala. Early, kailan ba bumalik ang ano, pagkauso rito? Well, basically, in terms of graduation pictures, hindi siya nawala. Dahil lagi at lagi nandun yung demand. Pero ngayon, I think in the 21st century, mas lalong gustong maging expressive ng mga tao when it comes to their pictures. And they wanted to do it professionally. Kaya I think nag-trend uli ang ating studio creative shots, and also we call it obra. Kasi gusto namin maipakita mo kung anong gusto mong ma-express in the 21st century uli. Ano yung ino-offer nyo sa inyong studio na nagiging come-on para sa mga pamilya, para sa ano, sa students? Basically po, ano, sa aming graduation pictorials, may option yung mga students if gusto nila, yung shot nila would be with their families. So we give that option to them because alam natin, yung tulad nga ngayon sa Mother's Day, yung bawat istorya ng pagtatapos ng isang estudyante ay istorya ng balahat na o buong pamilya na nagsumikap o nagbigay ng effort nila para doon. So isa yun, binibigyan ng isang daan yung family pictorial sa mga graduation packages. And also, this month we'll be launching as well the family picture that would only cost 1,000 with what? Framed family pictures and printed wallet size pictures. Wow! Maganda yung printed kasi alam nyo, hindi naman lahat ng order ng yearbook, hindi lahat na tatago nila yung yearbook nilang kapal kasi ako yung mga bigay sa akin na keep this as a simple remembrance, natatago ko talaga. Oh, di ba yung maliliit? Actually, yung yearbook, hindi ko na alam kung nasaan eh. Tsaka kung tinanong kung ako ngayon kung gagastos mo ba ako ng 7,000 para sa yearbook, hindi ko gagawin yun. Dahil ayoko naman makita yung mga kabatch ko. Pero so bad. Kasi gusto ko na makita yung graduation pic ng friends ko kung lahat kami maganda. Barkada diba? Mo lang. Diba? Oo.